si Rain. Habarte. Habarte at Spirit. Okay po, noted. Okay. 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 Sa Marquez. Makatangay. Wait lang po ha. Ay, mali. Kiki, suyo uli ako ha. Salamat. Sa record po. So, good morning po ulit sa inyong lahat. So, mag-start tayo by continuing kung saan tayo natapos po kahapon. So, ang natapos natin kahapon is hanggang slide 29. So, itong 30 is kasundo pa din nung kahapon. So, ang topic pa din dito is owner's equity account. And pinaliwanag lang po dito, nakikita niyo yung, ay wait lang. Okay po, noted. Si profit is credited and then yung nakaparenthesis na loss is debited. Kasi alam naman natin na profit nga po, so balik lang tayo doon. Alam natin na si profit is increase, kaya po siya ay nasa credit side kasi po pinag-uusapan natin dito is owner's equity. And yung loss natin is nagsisimbolize siya or represent decrease. Kaya po ay so ngayon is discuss natin yung ating new topic under pa din ni accounting for partnership. So, diniscuss dito yung loans receivable from or payable to partners. So, kung maaalala nyo po, balik ko lang dun sa... Bukod po dito sa last bullet, so makikita nyo, partnership has separate capital and drawing accounts. Pero bukod po dun sa capital and drawing accounts, may tinatawag pa po tayo na partners account. So by yung for separate individual, meron silang drawing account, meron silang capital account, and may tinatawag tayo na partner account. So ito yung pinagsama or pinag-combine natin
yung ating account. So ito yung tinatawag na partner account or partnership account. So dito po, if a partner withdraws a substantial amount of money with the intention of repaying it, so the debit should be to loans receivable po. Naka-record siya sa loans receivable and under siya ni yung partnership account or partner account instead sa paglalagay natin sa partner's drawing account, which is this one. So sabi dito, a partner may lend amounts to the partnership in excess of his intended permanent investment. So yung kinuha ni partner is hindi, yung isang member is hindi talaga kanya na pera, kundi humera muna siya dun sa kanyang kapartner kung saan yun ay merong excess excess money para sa kanyang permanent investment. So kaya i-record natin to sa partner's account kasi hindi naman talaga pera, kaya hindi sa partner's drawing account kasi hindi naman talaga kanya yon yung pera na yon, kundi sa kanyang isang partner. And yun yung pero may intention pa din siya na ibalik po yun. So these advances should be credited to loans payable partner's account and not to partner's capital account. So loans payable to partner must be paid after the claims of outside creditors have been paid in full. So yung atin pong yung isang part inuta, so after niya na mabayadan muna yung talagang responsibility niya na bayadan. So like halimbawa merong mga liabilities si business, so mas priority muna na unahin na bayaran yon kaysa dun sa kanyang utang sa kanyang partner. So these loans have priority over partner's equity. So for our next topic, partnership formation. So may question po pala. So if wala, kasi tayo sa partnership formation, valuation of investment by partners. So the books of the partnership are opened with entries reflecting the net contribution of the partners to the firm. So asset accounts are debited for asset contributed to the partnership. Liability accounts are credited for any liabilities assumed by the partnership, and operating capital accounts are credited for the amount of each partner's net investment. So yung asset debit, tandaan niyo lang yung word na asset. Pag tayo may pinasok or merong nag-inflow, so sa debit siya. So nag-a-apply pa din po dito yung ating rule sa ating TI account. So pag liabilities, pag mayroon tayong nag-increase sa liabilities, and alam po natin, so ako yung gagawin ha sa explain ko lang. Saglit lang po. Dun ako sa nasusulatan. Ngayon, alam natin po na ang asset, pag tayo nag-increase asset, nagre-represent na meron tayong increase or meron tayong nag-inflow na asset is si debit side. Kaya po ito ay debited. And then, pag liability, pag tayo ay liability po, ang increase ng liability is makikita natin sa credit side. So, separate capital accounts are credited
So, halimbawa, may pinasok po tayo ng capital. Capital is owner's equity po. And automatic na credited siya since ito pong credit side ang nagre-represent na tayo po ay merong increase. So, alam natin na ang formula natin po sa ating, makuha natin yung ating owner's equity is, so di ba is asset equals liab plus owner's equity. So, para makuha natin sa owner's equity, asset minus liabilities, makukuha natin si OE. So, si net investment is makukuha by subtracting liabilities from asset po. May question po din. So, if wala, lipat tayo sa next slide. Screenshot ko na lang din para ako ay makapagsulat. So, yun nga po lang mga ma-encounter natin dito mamaya na ano is nakakalito po talaga. Pero sisikapin natin maintindihan. So, dahil naman open notes nga yung ano, yung ating exam, take home na. So, pwede kayong makapag-base po sa ating mga module po para makapag-solve sa pag-solve. So, valuation of investment by partners. So, partners may invest cash or non-cash asset. So, yung mga non-cash asset natin, yung halimbawa, yung land, equipment. So, yung ating partners, pwede silang mag-invest ng actual cash or non-cash. So, when a partner invests non-cash asset, so, they are to be recorded at the values agreed upon by the partners. So, ngayon, dapat ma-identify ano ba yung equivalent na value ni land. Halimbawa, yung land ba is 1 million. So, dapat is may agreement na yun yung pwedeng i-value dun sa land. So, equipment ba? Halimbawa, kung bago siya or luma, pasok ba siya sa price na halimbawa ay 50,000? So, yung mga ganun pong bagay. So, in the absence of any agreement, the contribution will be recognized at their fair market values at the date or transferred to the partnership. So, yung tinatawag natin pong fair market value is the estimated amount that a willing seller would receive from a financially capable buyer for the sale of the asset in a free market. So, sa madaling salita, si fair market wants yung isang equipment or asset or non-cash asset sa open market. So, ngayon, magkakaroon tayo ng deliberation. So, mag-a-ask tayo ng mga expert kung anong i-offer nila na price po para sa specific asset na yon. So, per international financial reporting standard, IFRS, fair value is the price at which asset or liability could be exchanged in a current transaction between knowledgeable and related willing parties. So, para maiwasan yung ating conflict of interest, dapat is hindi sila related dun sa mag-partner. So, para magkaroon ng fair judgment is yung may knowledge, so yung talagang expert, halimbawa sa mga, so maghahanap kayo ng talagang bumibili po nung specific equipment and then mag-o-offer siya ng price and then yun yung gagamitin na value or yun yung tinatawag nating fair. This slide. So if wala po, ito yung next. So ito na yung
magkaka-numbers na tayo dito. Accounts prior to formation. The adjustment of accounts prior to formation. So, alam natin yung partners or yung mga taong involved po doon, maaaring sila ay individual na pwedeng siya ay nagmamay-ari na ng business or siya ay or involved na siya sa sole proprietorship or pwede magkukolaborate sila para po makabuo ng isang business venture Ma'am, naka-mute po ata po kayo. Sorry po. So, ulitin ko na lang. Thank you. Wait lang ha. So, ulitin ko na lang po. So, adjustment of accounts prior to formation. So, yung atin pong partnership, pwede siyang mag-involve ng individual kung saan wala pang yung individual na yan, wala pang existing business po. And then, yung isa naman is, pwedeng siya ay may business na and siya ay isa ng sole proprietor. So, pwede naman na magkaroon din ng kung saan dalawang sole proprietor yung magiging involved sa isang business venture. So, ngayon is, di ba meron tayong account para dun sa isang, account one para dun sa isang, sa person one or sa involved individual and then account two para dun sa pangalawa. Kung binubuo yung partnership ng dalawang owner and meron silang partnership account or book of partners. So ngayon, magkakaroon tayo ng adjustment once po na nagpasok halimbawa ng
this person So, in cases when the prospective partners have existing businesses, so ito na nga po yung ating may involve tayo na business man na or mayroon na siyang existing business, their respective books will have to be adjusted to reflect the fair market values of their assets or to correct misstatement in the accounts. So, bago tayo magsimula, yung ating business is kailangan yung mga adjustment is nagawa na po. So, tingnan natin itong first example. So, wait lang po. So, sabi dito, a reconditioned printing equipment invested by Sonny Ramos was recorded incorrectly in the partnership books at 730,000 book value from the proprietorship records. So, ibig sabihin, si Sonny Ramos po is meron na siyang business. So, sa kanyang proprietorship records. So, if the partnership immediately sold the printing equipment value po is 800,000, the resulting 70,000 gain would increase the capital balances of both parties. So, ibig sabihin, may dalawang individual na involved, si Sonny Ramos at si Teresita Galang. So, sila yung mag-partner. Record ni Sonny sa kanyang proprietorship record. So, after ma-determine si fair market value, 800,000, nagkaroon ng 70,000 gain. So, sa nakuha yung 70,000, 800,000 minus 730,000. So, the printing equipment should have been recorded at 800,000 and Ramos Capital credited with 800,000. Ibig sabihin, ang ininvest po ni Sonny Ramos is yung tinatawag natin na non-cash asset. So, yung capital, so sabi natin kanina, di ba? Money or cash or pwede din mag-invest po or mag-contribute through non-cash asset. So, yung non-cash asset natin is, i-determine niya si fair market value and in this case, 800,000 po yun. Ibig sabihin, yung Ramos Capital is lalagyan natin ng 800,000 or yung naging contribution talaga ni Sonny Ramos po is 800,000. So, simply stated, increases in asset values accruing before formation should be for the benefit of the contributing partner. Kung sino yung siya yung magbe-benefit po dun sa naging gain na 70,000. May question po on this slide. Wait, happy tingnan ko kung nawawala. So, next tayo. Wait lang po, screenshot ko. So, adjustment of accounts prior to formation pa din. So, the adjustment of the asset and liabilities prior to formation will be similar to the adjusted or adjustment na diniscuss po natin nung ating module 4. So, si module 4 natin is hawig po dito. Kaso, instead na tayo ay mag-focus sa sole proprietorship, tayo ay naka-focus ngayon kay partnership. So, however, when the adjustment involves a debit
or credit to the nominal account, the capital account would instead be debited or credited. So this is so because the business has ceased to be going concern. So a business is not viewed as a going concern if liquidation appears imminent. So for example, meron tayong two sole proprietorship that will cease operation because of their agreement to enter into a partnership. So yung ating sole proprietorship o dalawang sole proprietor is i-end nila yung kanilang operation bilang two separate business man and papasok sila sa agreement na tinatawag natin na partnership. So both proprietorship have ceased to be going concerns. So tingnan natin tong ating unang slide kung saan makikita tayo ng mga values po or numbers. So sabi dito, Emerita Heron and Emerita Modesto. So same sila ng first name po ha, huwag malilito. So focus tayo sa ating surname. So yung si Heron and Modesto form a general professional partnership. So Emerita Heron will invest sufficient cash to get an equal interest in the partnership while Emerita Modesto will transfer the asset and liabilities of her business. So possible po na si Emerita Heron is isa siyang individual kung saan wala pa siyang existing business while si Emerita Modesto is siya po ay may existing business na kung saan yung kanyang asset and liabilities niya po dun sa kanyang business is ililipat niya sa partnership kasi nga po sila ay planning to do collaboration and forming a general professional partnership. So the account balances on the book of Modesto. So ito pong mga nakikita niyo na number is or mga entry po is kay Emerita Modesto. So nandito, meron tayong cash 180 and then 300,000 and 1.5 million for the office equipment and meron tayong nakaka-credit na accumulated depreciation 600,000, accounts payable 155,000, salaries payable 25,000 and Emerita Modesto capital 1,200. 1,200,000. So sana po is na-download niyo yung ating PPT po ha sa J-Class kasi mamaya palipat-lipat po tayo kasi kailangan natin yung mga numbers from the previous slides para makapag-answer tayo nung ating iba na mga entry. So hindi niyo pa po na-download, paki-download po ngayon kasi mamaya para po makarelate kayo kung saan kinukuha yung mga number. Kung tayo ay, once tayo ay nag-compute na. So, bago ako lumipat po sa isang sunod na slide, pakitandaan po yung ating value para sa accounts receivable. Tandaan niyo po na yan ay nakakahalaga ng 300,000 po ha. So, pakinote na yung ating accounts receivable is 300,000 kasi kailangan natin siya next slide. So, may question po pala dito sa ating existing or current slide. So, if wala, let me screenshot po yung ating next slide. So ito ay slide 38 yung aking ini-screenshot na po. So magkakaroon tayo ngayon ng adjustments. So kanina meron tayo nga pong yung mga record para kay
Emerita Modesto. So, dapat magkaroon muna tayo ng, meron tayong mga adjustment na kailangan gawin in the books of Emerita Modesto. So, sa number one, sabi, an allowance for uncollectible accounts of 5% of accounts receivable is to be established. So, kanina, pinatandaan ko po sa inyo or pinanote ko na ang ating accounts receivable is nakakahalaga po ng 300,000. Sabi dito, magkakaroon tayo ng record for allowance for uncollectible accounts. So, let me define muna ano yung tinatawag nating allowance for uncollectible accounts. So, ito yung binigay or inilaan ni business na allowance para dun sa mga accounts receivable or yung kanyang mga pautang ni business na alam niyang hindi na makukolekta. So, due to some reason po. So, dito, yung ating magkakaroon tayo ng allowance for uncollectible accounts na 5% ni accounts receivable. So, pakicompute nga po kung ano yung 5% ni 300,000. So, anyone? So, nakalagay naman to. Para lang ano, maging 15,000. So, thank you po sa mga nag-comment sa chat. So, 15,000. So, yung 15,000 po na yun is allowance na for uncollectible accounts. So, ito is ina-anticipate na or kinukonsider na ni business na loss kasi hindi na nga makukolekta. Kaya makikita nyo po sa ating accounting equation approach analysis sa baba. So ito, sa number one, makikita nyo na nagkaroon tayo ng loss na 15,000 under ni asset. Kasi po, kung matatandaan nyo, yung ating allowance for uncollectible accounts is nasa ating asset. So kung nalimutan na, balikan si module 2, makikita niyo po doon na under ni asset si allowance for uncollectible accounts. So, siya ay nagsisimbolize na meron tayong loss and ito ay negative effect sa business kaya po nagkaroon tayo ng negative 15,000. So, ano kaya yung kapartner niya? So, ang kapartner niya po is bababa din yung ating capital kung saan bababa po si Emerita Modesto Capital. So, mababawasan din yung ating capital or yung mababawasan yung capital ni Modesto sa kanyang record kasi dinetermina natin na ito po ay loss. So, kung matatandaan nyo, diniscuss natin, di ba, last time si SA, si Source of Asset, Exchange of Asset, use of asset. And ito pong number one natin. So, nag-decrease po yung ating both asset and corresponding liabilities or owner's equity. So, paka-review na lang. Nasa, ano din po ito, nasa module 2 din. So, ito po ay use of asset kung saan bababa yung isang asset natin. And then, bababa din po yung kanyang corresponding liabilities or owner's equity, and in this case, bumaba po yung ating OE in terms of capital. May tanong po sa number one. Gusto pong itanong, linawin. So, wala po. So, if wala, palit lang ako ng kulay para sa number two. So, prepaid expenses amounting to 30,000 were omitted by the accountant. So, pag sinabi natin omitted is hindi na i-record po or hindi hindi in-honor nung una ni accountant. So, hindi niya talaga in-record po yung ating prepaid expense amounting to
30,000. So, kung matatandaan nyo po, si prepaid expense is yung ating nag-iisa na expense under ni asset. So, bakit nga po ulit tinawag, bakit nga po kinonsider si prepaid expense na asset? Anyone? Share lang kayo ng inyong thoughts po. So, as a review. Any volunteer? Yes, Gerald. Kasi po, ano po, parang para maka-avoid na po sila to pay for the future po. So, nagsilbi na si prepaid expense is nag-advance payment na po. So, halimbawa, sa renta, binayada na yung ating 3, nagkaroon ng 3 months advance for example. So, thank you again, Gerald. So, wait lang. So, sabi dito, prepaid expense amount to 30,000 is omitted. So, ibig sabihin, hindi tayo magbe-base dun sa pinakita ko kanina ng mga record. Kung saan, diretso na natin ilalagay si 30,000. So, na-omit. So, ibig sabihin, dapat ito ay na-record and dapat ito ay increase kay, dapat ito ay nakalagay sa asset and ito ay positive. Kasi po, prepaid expense hanggat hindi, yung prepaid expense nilalagay natin kung nagbayad tayo ng advance payment sa debit po. Kasi tayo ay may pagmamayari pa din natin yung ating binayad na yon kasi hindi pa natin nagagamit or hindi pa natin na-utilize yung duration po. For example, kung yung 30,000 na yun is para sa mga rent, para sa rent, so 10,000 for halimbawa month of, kung ngayon ay November, so December, January, February. So, pag mamayari pa natin yung pera, kaso ibinayad lang natin, pero hindi pa natin nagagamit talaga or na-utilize yung usefulness ng pera na yun. Kaya po siya ay positive pa din na asset or increase pa din siya sa asset. So, kaya makikita nyo po dito, nagkaroon tayo ng record na positive 30,000 and ganun din po sa ating owner's equity. So, ang apektado pa din dito is si capital. So, same lang sila. And dito naman, increase si asset, increase si owner's equity, at ito po ay tinatawag natin na SA. Kung saan tumataas si asset and tumataas yung kanyang equivalent liabilities o owner's equity. Since involved lang si owner's equity, nilagay ko lang is OE po dito. Any question for number 2? So, if wala, discuss natin yung last, additional salaries payable. So, from the word payable, alam natin na tayo ay merong liability. Or may kailangan tayong bayadan na salary. Kay employee. So, additional salaries payable in the amount of 10,000 is to be established or established is to be record. So, kaya po tayo ay nagkaroon ng increase sa liability kasi from the word naman na additional, ibig sabihin alam na agad natin tayo ay magkakaroon ng additional liabilities. So, 10,000 and then mababawasan din po yung ating capital din. So, same lang sila. Parehong ang owner's equity is involved po ay yung si capital lahat. So, ito ay kung si liabilities is tumaas and bumaba si owner's equity, ang involved po dito is easy or exchange of claims. So, bumaba, tumaas si liab,
And bumaba si owner's equity. Ay, sorry po. Pinasulatan. Wait lang ha. So, kunin lang natin. So, ito po ay balance. Sheet, o ito yung ating tinatawag yung worksheet, yung ating pong nasa ating quiz number 1. So, ito din po yon. So, kunin natin kung balance po yung ating adjustment. So, negative 15,000 plus 30,000 is positive 15,000. And then, bring down liabilities na 10,000. Kaya po ay 10,000 ang nakikita niya dito. And last, owner's equity. Negative 15,000 plus 15,000 is 15,000. Then, positive 15,000 minus 10,000 is positive 5,000. So, bring down yung total value ni asset. And then, combine. So, from the formula, liabilities plus owner's equity, i-combine lang po natin yung dalawa. 10,000 plus 5,000 is 15,000. So, balance po ang ating record para sa adjustment. Any question, clarification? So, wala po. So, pakita ko lang sa inyo yung kung nalilito kayo, meron po akong pre-provide na entries and explanation. So, makikita nyo po, puro capital yung ating record. Puro tayo capital, like yung aking na-discuss nung huli. And then, tingnan nyo lang kung nag-debit or nag-credit no capital. Yung ating mga values. So, dito po, so, 15,000 is from multiply 300,000 times 5%. So, dito is bumaba po yung ating capital ano, and ang pagbaba po ng ating owner's equity is makikita natin sa debit side. Kaya po siya ay 15,000 ang nakalagay sa debit column, and then allowance for collectible is also negative for asset. So, pag tayo ay nagkakaroon ng pagbaba sa asset, makikita po natin yung value niya sa credit side. So, kaya nandito yung 15,000. And then, number 2, prepaid expense. Prepaid expense is increase po tayo sa prepaid expense kung matatandaan nyo kanina. And ang atin pong pag-increase ng asset is nasa debit side. Kaya po, 30,000 makikita nyo sa debit column. And then, inerito modesto capital, nadagdagan po. And ang pag-increase naman natin sa owner's equity is makikita natin sa credit side. Kaya po, merong 30,000 dito sa credit column. And last, para sa ating salaries payable, so napawasan ang ating capital kasi kailangan nating magbayad ng or mababawasan talaga ang ating capital because the business need to pay the salaries payable. So, ang decrease po uli kay owner's equity is makikita natin sa debit side. Kaya po meron 10,000 dito sa debit column. And salaries payable, increase kay liabilities. Makikita natin siya sa credit side. So, same rule para sa owner's equity. Nasa credit side po. Kaya meron 10,000 po. Any question? Clarification? So, if wala, is inulit lang naman yung slide. So, proceed ako sa next slide. Nasa slide 41 na po tayo. Kung kayo ay may kaharap na PPT, is nandoon na po tayo sa slide 41. So, additional rule lang natin.
So, pakitandaan na lang yung ating rule. So, pinag-uusapan natin dito is owner's equity account po ha. So, tandaan niyo lang yung mga rule na nandito dito. So, kung mapapansin niyo po, nabaliktad yung ating decrease in asset. Pag kay owner's equity na yung pinag-usapan, nasa debit, so sa halip na increase siya. So, nabaliktad lang yung rule natin. So, dagdag ano lang naman siya. Pero, pwede niyong i-apply yung ating ginawa po kanina. Same lang naman yung... Ang pinag-uusapan lang natin dito is para mismo sa owner's equity account. So, proceed tayo sa next slide, slide 42. So, sabi dito, opening entries of a partnership upon formation. So, a partnership may be formed in any of the following ways. So, ito yung sinabi ko kanina. So, individuals, pwedeng ang involved partners natin is individuals na wala pang business or no existing business form a partnership. So, ito ay dalawang individual na no existing business. So, possible, halimbawa, person 1, person 2, wala tayong both ay walang existing business. So, next is conversion of sole proprietorship to a partnership. So, meron tayong dalawa na under. So, meron tayong isang sole proprietor at meron tayong isang individual na without an existing business. So, ito yung combination po nung isang may business at isang walang existing business. And B, two or more sole proprietorship form a partnership. So, ito naman is pare-pareho sila or yung bawat partners or bawat individual ay may sariling existing business and they decided to form a partnership or partnership business. So, number 3, admission or retirement of a partner to be covered in another accounting subject. So, ang focus muna natin po is itong dalawa. Question po, gustong linawin. So let's discuss individual muna with individuals with no existing business form a partnership. So the opening entry to recognize the contribution of each partner into the partnership is simply to debit the asset to be contributed and to credit the liabilities assumed and the capital account of each partner. So, based sa ating illustration or example, so ito po ay slide 43. So, on July 1, 2021, Nilo Borgus and Ray Fernan Refusar agreed to form a partnership. So, Nilo, so dinidiscuss natin yung individual na wala pang business. So, si Nilo at saka si Ray is wala po silang existing business and they agreed to form a partnership. So, the partnership agreement specified that Borgus is to invest cash, 700,000, and Recusar is to contribute a land with a fair market value na 1,300,000 with a 300 mortgage to be assumed by the partnership. So, let us muna define ano yung tinatawag nating mortgage payable. So, ito ay na-discuss din natin po sa
liabilities ng module 2. Pag sinabi nating mortgage payable, ito ay liability kung saan a property, susulat ko na para inyong maana din, property owner to pay a loan that is secured by property. So, ibig sabihin, nangutang si Recusar or nagkaroon ng loan si Recusar kung saan yung inutang niya is 300,000 and then ang pag mortgage payable kasi is may parang meron kang asset na i-declare. So, kung sakaling hindi mo mabayaran, yun yung magiging kabayaran. Yung pinangako mo na 300,000. Or pwedeng asset, may dineclare ka na asset kung saan kung hindi mo mabayaran, kukunin ni banko yung asset na yon. So, mortgage payable is parang pinangako or may pinangako na property si yung loaner or yung ating refusar. So, yung entries po is merong cash, 700,000. So, ito po ay galing kay Burgos. And then, meron din tayong land. So, ito ay galing kay refusar. So, itong 1.3 million is non-cash asset and meron siyang fair market na value na 1.3 million. Mortgage payable is liabilities, kaya po siya ay. So, pag nag-increase po agad ng ating liabilities, ulit-ulitin ko lang para matandaan nyo. Pag nag-increase ang ating liabilities is, or nagkaroon tayo ng liabilities, ang ating pong credit ang mag-represent na tayo ay merong increase kay liab. So, kaya makikita nyo, nasa credit column si 300,000. And then, si Nilo Burgos Capital, 700,000. So, yung cash niya is naging symbolized din na siya ay capital. And again, pag po tayo ay merong owner's equity and or capital, pag po tayo may pinasok na capital is matik na sa credit po nakalagay. So, kaya makikita nyo, para kay Nilo, yung kanyang 700,000 na contribution and wait lang po ha. Ray Fernan, Recusar, na capital na 1 million. So, kasi po, naka-declare pa yung 300,000 na yun na mortgage payable or liabilities. Kaya po yung mai-contribute ni Refusar is 1 million. Dagdag yung kanyang mortgage payable. So, once po na nabayadan yung mortgage payable na yun, diretso na yung ating 300,000 is mapupunta na sa capital. So, magiging 1-3 na din yung capital po. So, the description here is to record the initial investment of Burgos and Refusar. Any question? Clarification? Wait lang guys ha, wait lang po. Thank you.
So, pakitandaan po ng ating record na to, ha. And then, wait lang po, ha. Aking i-screenshot lang yung next slide. So, ngayon is ginawan lang ng statement of financial position. So, si statement of financial position po natin, so si financial position is tinatawag din natin na balance sheet. So, kaya makikita nyo po sa inyong FS na inyong tinatrabaho para sa project, ang nakalagay dun po is statement of financial position. So, yun po ay equal din sa balance sheet po. So, ngayon is nilagay lang natin sa balance sheet or formal form ni balance sheet yung ating record. So, like sa inyong FS, makikita nyo doon, pinaghiwalay si asset at saka combination ni liabilities and owner's equity. So, pagsasamahin natin yung mga asset. So, 700,000 plus 1,300,000 is 2 million. And then, mortgage payable, yung ating nasa credit side. So, 300,000 plus 700,000 na capital ni Burgos. And then, refusar, 1 million. So, balance yung ating naging answer. So, 2 million and 2 million for both asset and combination of liabilities and owner's equity. Any question? So, tayo ay nasa slide 44. If you are, kung kayo ay may copy na ng PPT. So, last slide natin para dito sa individual with no existing business form. Suppose that Burgos and Refusar form another partnership with Nora Elizabeth Manikis. So Burgos and Refusar considered Manikis, who has a vast business network in Bicol, as an industrial partner. So the partnership did not receive any asset for Manikis. In this case, only a memorandum entry in the journal will be made. So hangga't hindi nagbibigay ng contribution, ay hindi pala ako nakaano. So pasensya na po. So ito, hangga't hindi nagbibigay ng contribution si Manikis, hindi magagawa ng journal entry, kundi ang magagawa na lang po is memorandum entry para kay Manikis. So pag nagkaroon na ng actual contribution, magkakaroon tayo ng same entry po. So sa nakita natin kanina na journal entry para kay Burgos at Rivozar. Any question for individuals with no existing business? Wala. Kasi tayo sa slide 46. So, ito ay medyo nakakalito din po. Kaya dapat may PPT kayo na reference. Wait lang ha. Ay, search. So, a sole proprietor and another individual form a partnership. So, meron tayong may business na and yung wala pang business combination. So, based on this illustration, for example, the statement of financial position of Leopoldo Medina on October 1 before accepting Giancarlo Dalangin as partner is... Bit ko lang yung slide 47.
So ito po yung slide 47. So nakikita niyo financial business sheet ni Leopoldo Medina. So si Leopoldo Medina po yung may business po or existing business. Makikita niyo yung asset, pinaghiwala yung record para kay asset, and then yung combination ng liabilities and owner's equity. So tingnan niyo yung cash, may notes receivable, accounts receivable, and may naka-less. So itong computation na to is para lang mapakita kung saan ang galing po si 230,000. And merchandise inventory, meron tayong 80,000. Furniture and the fixture. So yung ating combination na to, na imaminus natin si accumulated depreciation is pinakita lang para makuha si 54,000. And total, just total this values for magiging 454,000 po. Makukuha si 454. And check natin si liabilities. Meron siyang notes payable na 40,000, accounts payable na 100,000, and meron siyang capital na 314,000, with a total of also 454,000. So, balance po ang ating asset and combination of liabilities and owner's equity. So, wait lang ha. Sa ano ko to gagawin sa paint para multiple picture. Saglit lang po. Saglit lang guys ha. Saglit lang po, inihanda ko lang. Saglit lang po, medyo madami. Thank you.
Essential na po, wait lang. Madami-dami. So, pinagsama sa ako, ako na po ha. Ito muna is from slide 47 to 48. Dahil po talaga magkaka-ano sila, magkaka-connect. So, ito naman is, na-discuss ko na kanina. Wait lang ha. Okay na to. So, magkakaroon tayo po ng for slide 48, so sinabi po dito, Giancarlo Dalangin offered to invest cash to get a capital credit equal to 1/2 of Leopoldo capital. After giving effect to the adjustment below, so tayo po ay meron tayong mga adjustment. So number one, merchandise is to be valued 74,000.
So dito po sa ating merchandise, sinabi na kay Leopoldo Medina, sinabi na 80,000 po yung merchandise inventory. Pero sabi ni kay Delmondo, is kailangan magkaroon ng adjustment, kaya po yung si Delmondo dito. Delmondo to. So paki-disregard na lang nito ha. Magkaroon ng Delmondo. So sabi sa adjustment, merchandise is to be valued 74,000 instead of 80,000. And then, the accounts receivable is estimated to be 95,000 of the collectible. So pakitandaan lang po ng ating mga terms. Saglit lang. Saglit lang po ha. So, yung ating 95% is dito magbe-base po tayo sa 230. So, 230. Tukunin muna natin yung mga value po ha bago tayo maggawa ng journal. 230,000 multiply by 0.95. The answer is 230 times 95% collectible. Okay, thank you po. So, wait lang ha. Ang dami kong bukas na paint. So, 200. So, try natin mag-base tayo mismo sa ating 240. So, sa mismong accounts, dun sa original, 240,000 naman multiply that by 0.95. The answer is 228. So since nga pala tayo po ay kinukonsider nating collectible pa din na si 240. So, inassume lang na kung sakaling hindi makukolekta yung 10,000 is 230 lang yung magiging collectible or accounts receivable. So, ang atin munang gamitin is 228,000. So, pakilista na lang po ng ating mga value na makukuha ha. So, lagay natin muna dito, 80,000 versus, 74,000 versus 80,000. And then, 230. So, ang ka-versus nito or ang ka-counterpart is si 230,000 po. Yung nakalagay dito sa ating record. So, pakisulat na lang para tayo po ay may basis mamaya. So, ito yung tinatawag nating Visa ledger or ano ha po, or book. Pakitake note na lang din. Pasensya na po talaga, mahirap i-discuss at konektado bawat ano, bawat slide. So, focus tayo sa number 3. Interest accrued on the notes receivable will be recognized. So, magkakaroon daw ng interest yung ating notes receivable. So, sa 10,000, so, kung tingnan natin ang ating notes receivable, di ba po, meron tayong 30,000 dito.
So makikita nyo, hinati po yung ating notes receivable ng 10,000 and 20,000. Ngayon, kukunin natin yung interest. So interest po natin is, ang formula na natin is principal times or multiply by rate or interest rate multiply by duration or length of time or simply time. So si principal natin is itong si 10,000. Then ang ating rate is 0.12. Or 12% multiply natin sa length of time. So ma'am, saan po magbe-base ng length of time? So kung July 1 po ito and ginawa itong ating statement of position or final position ng October 1. So from July, magbibilang tayo kung ilang month from July to October. So July, hindi kasama sa bilang, August, September, October. Kasama, dahil lang ha. Dahil July 1 nga pala to, wait lang po. So July 1 to July 31 is 1 month. Then August 1 to August 31 is month 2. And then September 1 to 30 or hanggang makarating tayo ng October is patatlong month. So meron tayong 3 months po na ilalagay dito over 12, kasi meron tayong 12 months sa isang fiscal year or simply isang year. So paki-multiply po or paki-kuha ng sagot, 10,000 times 0.12 times 3 over 12. Wait lang. 300. So 300. So try nyo nga po palabasin na ang magiging sagot natin dito sa 20,000 is dapat 200. Then kindly heart if nakuha nyo yung sagot na 200 po. Kindly react. So pag wala kang nakikita na react, nagre-react is, i-explain ko kung bakit nakuha yung 200. So, saan ma'am nakuha yung 20,000? Yung po kaduktong lang ng 3, yung after end. So, di ba yun ay interest accrued on the notes receivable will be recognized 10,000 12% dated July 1, 2021. And yung kaduktong lang, kukumputin nyo lang, dapat mapalabas yung 200 po. So, August naman yan. So, ibig sabihin, mababago yung ating length of time. So, instead of 3, may gagamitin kayong number para mag-represent. So, si Aya, si Isgera, si Istioko. So, Bitong, may nakakuha na po ng 200. So, for the sake of others, so, lagay ko po yung ating solution. So, 20,000 multiply by also 12% or 0.12 multiply by. So, ang gagamitin natin ngayon is magbilang tayo. So, August, September, then after September, makukuha na natin yung si October 1. So, ito ay dapat ay 2. 2 months. 2 months or 2 months over 12.
So pag kinumpute nyo, makukuha po si 200. So para hindi na lang kayo malito, simula na lang kayo ng pagbibilang ng September then October. September, October. Para ma-reach nyo yung October na word or month. So, sa number 4 naman is, may tanong po pala sa 1, 2, 3. May gustong linawin. So, if wala, proceed po tayo sa number 4. Sabi dito, interest on notes payable. So, kanina tumitingin tayo sa notes receivable. Ngayon is titingin tayo sa notes receivable. So, alam natin si notes payable po is liabilities. So, ito pong ating notes payable is makikita natin sa liabilities and equity record. So, 40,000. Ngayon, compute natin yung ating interest uli. So, same formula. Then, pakitry 14% and magsisimula kayo ng pagbibilang ng month ng April. Pakichat po sa ating chat box yung ating magiging sagot. So, same formula lang. Gagamitin nyo lang is 14, then magsisimula kayo ng pagbibilang from April po. Kung ano magiging interest natin sa number 4. So, sa ating number 4, sa 40,000, ang ating magiging principal value. Anyone, wala pa nakakuha? I-discuss ko na po ba? Yes, 2-8 po. Di siya sure eh. So, very good class. Ang sagot po dun is 2,800. So, lagay lang ni ma'am yung formula. So, 40,000 multiply by 0.14 then April, so May 1, 2, June, 3, July, and then August 4, and then 5 is September, October is 6. So 6 over 12 yung gagamitin. Kaya ang sagot po is 2,800. And then number 5, so wala na tayong kukumpitin dito, 46,000 po ito ha. So, i-compare lang natin siya sa furniture and fixture kung saan nakaless na sa kanyang accumulated depreciation. So, 54 yung ating pagkukumparahan dito. So, pakisulat na lang, pakinote, 46,000 multiply by 54,000.
And then, office supplies natin on hand is wala tayo i-compare, pero i-declare natin na meron tayong 4,000 po para sa office supply. So, tapos na tayo sa slide 48. So, basahin ko lang si slide 49. So, new books for the partnership required po. Itanong. Ma'am, excuse po. Doon po sa kanina, yung ang ginamit po na principal ay 20,000. Ang nakuha ko po ay 400, hindi po 200. Wait lang ha. Kakalkihin ko din. Wait lang. Saglit lang. Ah, 400 niya. Sorry. 400 po. Pasensya na. Pasensya po. 400 po. Tama yung 400. Pasensya na. So, paki-correct na lang, yun ay 400. Pasensya na po. Nakahiya. So, books of Leopoldo... tapos na tayo nga sa ano. Doon pala ako natapos. Slide 48. So, books of Leopoldo Medina. Adjust the asset and liabilities of Leopoldo Medina in accordance with the agreement. So, sa paggawa natin ng books natin ngayon kay Leopoldo Medina, dapat is naka-indicate na itong mga adjustment na gagawin. And then, ang huling gagawin po is close the books for Leopoldo Medina. And para sa books of partnership, merong record ng investment kay Leopoldo Medina and meron din kay Jaren Carlo Dalagi. O yung sa isa pa na partner po. So, any question? Clarification. Ilipat lang ako na. Okay lang ha, iniisip ko lang kung paano ko aridedis kasi na. Magkakakonnect kasi. Lipat lang ako ng isang pin pa. So, break muna pala kayo, guys. Balik kayo ng 9 po para tayo mag-continue. Huwag na lang kayo umalis sa call. Thank you. Ihahanda ko lang yung ating gagawin po. Po. Seryoso, seryoso. Ano sa kota lang? Bing, sa kota lang. Okay, yung kulang ang ma'am.
Nga po. Oh, lang yan, ma. Normal lang yan. Ay, hindi pala. Ay, hindi. Ayoko din. Ay, hindi nga normal. Sino ko may sabi normal ako? Sorry. Wala eh. Hindi ka pa naman nag-submit ng email mo, Ida. Submit ako sa kanya ng email ko. Ayan ka, oh. Ang email. Ay, hindi mo kung saan ka ito yan. Ay, kasi makalagay. Sakyan niyo na lang, ma'am. Hindi, hindi na po. Sinabi lang sa akin na sabihin sa iyo. Sakyan mo na lang. O, the reverse prank. Sige, siyan kayo ng dolo ko. Ano ba? Yes, po. Yan, ang ako naman. Ay, hindi naman ako loya. Alalang-alala siya eh. Kung may tinatago ka, ma'am, ay di dapat di ka matakot. Nagbasa lang naman siya. Eh, may sabay ingat, gabago tayo, tao ng tao. Ay, no, nakabukas pa lang aking mic. Sorry po. So, paki-heart nga po if kayo po ay nandiyan na sa inyong mga harap ng phone or desktop para po tayo makapag-start na ulit. So, thank you. So, bago po tayo, babalik talaga din ko lang sa slide po na ano, mauuna yung ating slide 53 and 54 kaysa dun sa mga nauna. So, para mas madali nyong maintindihan, pwede nyo munang i-screenshot itong ating yung screen. Then, gagamitin natin siya mamaya. Mas uunahin ko na lang po na ipaliwanag po ito para pag nagdawa tayo ng ating financial position or balance sheet is alam natin kung saan nakuha yung mga
values po na nando doon. So, kung kanina po, di ba, ang aking pinalista sa inyo sa number 1, sabahin ko naman ako. Is yung ating merchandise inventory na 80,000, yung makikita nyo po dun sa yung sa kanina kong pinakita sa slide 47, makikita nyo po dun na may 80,000 dun na nakalagay. So, yun yung sinabi ko kanina, yung ledger or book. So, 80,000, dun po yung nakuha. And then yung 74,000 po is galing dun sa ating adjustment. Sa atin pong adjustment kanina na 74,000, yung nakalagay na the merchandise is to be valued at 74,000. So ngayon, imaminus lang natin. So ito ay decrease. So 80,000 minus 74,000 is 6,000. So bakit po ito ay decrease, ma'am? Kasi po yung ating nasa ledger na 80,000 is sa agreement is bumaba siya ng 74,000. Kaya yung ating merchandise inventory is ika-classified natin siya as decrease. So paki-ano na lang po ha, nasa slide 47 po 'yon. So, sa ating number 2, accounts receivable, net per ledger. So, sabi ko kanina, 230,000 yung titingnan. So, ito yung nakabawas na yung ating accounts receivable. Nakaless na si allowance for uncollectible accounts. So, ito po ay galing sa 240,000. Nasa slide 47 din. Minus 10,000. And then, yung agreed, yung ating kinumpute po kanina na 240,000 times 95% is 228. Kaya po nakuha natin yung 228. So, 230,000 minus lang din 2,000. And tatawagin po natin siyang increase in allowance. Ibig sabihin, yung ating allowance kanina na may minus na, maminusan po uli natin ng 228,000. So magkakaroon tayo ng additional or increase in allowance. So ulitin ko lang. So ito nga po is naka-minus na or naka-less na yung allowance. Pero bumaba pa uli siya nung ating kinumpute yung 95% from the original accounts receivable. So ibig sabihin, magkakaroon yung ating nadedukan na ng allowance is magkakaroon pa uli ng additional allowance, which is 2,000. Tapos number 3, interest accrued on notes receivable. Ito yung pinacompute ko po sa inyo kanina. So 300 plus 400 is 700. And then, interest accrued on notes payable, ito yung 40,000. And then, nakuha niyo yung 2,800 po. Then, number 5, furniture and fixture. Sabi ko, dun kayo titingin po sa naka-minus na or nadedukan na natin ng accumulated depreciation. So, di ba ang ating original furniture is 60,000? Pero, nag-accumulate siya ng depreciation na 6,000, kaya naging 54,000. And then, yung 46,000 naman is naka-declare po dun sa ating list of adjustment na gagawin. So, minus lang natin, 54,000 minus 46,000 is 8,000 increase. So, same scenario lang ng ating number 2. So, ito pong ating una, itong net per ledger is yung naka-minus na yung accumulated depreciation. Then, babawasan pa natin ng, so, bababa pa siya ng 46,000 from 54,000. Kaya, meron tayong increase kay accumulated depreciation.
Any question for our 1 to 5 computation? Medyo nakakalito lang po talaga ito, pero pwede nyo naman maging guide to once po na kung sakaling may isama po ako na ganito. So, hindi pa naman ako sure na kung may isasama akong ganito sa quiz. Titingnan ko pa kung ano yung pwede kong isama po. So, net effect of adjustment on capital. So, ngayon is ating magsasama-samahin lang yung ating mga nakuha na values. So, decrease in merchandise. So, dahil nga bumaba yung ating asset, which is merchandise. So, negative 6,000. And then, increase in allowance for uncollectibles. So, alam natin na negative effect po sa company na sa business yung pag nagkakaroon tayo ng uncollectibles. So, kaya yung ating 2,000 is naka-negative din po. Then, interest receivable. Ibig sabihin may papasok na interest dun sa inutang ni customer, ni business. So, 700. And then, increase in interest payable. So, ito ay mas ibig sabihin may interest sa inutang or sa loan ni business. Kaya po yung ating interest payable is naka-decrease din or naka-negative. Then, accumulated depreciation is pagbaba po. Kaya po siya ay accumulated depreciation is means pagbaba po ng halaga. Kaya negative 8,000 po yung nakalagay dito. And yung increase in office supplies, yung number 6 natin sa slide 48, is 4,000. Then, pagsasama-samahin lang natin to and makaka-come up po tayo sa 14,100. So, para hindi po kayo malito, in terms niyo po kung ano yung magiging epekto niya sa business. So, pagka nagkaroon ng interest payable, magbe-benefit ba si business? So, hindi po. Mapera na lang kung interest receivable kasi may papasok na interest from the utang of nung customer ni business. So, furniture and fixture. So, cost per books. Ibig sabihin natin ang cost per books is ano yung original halaga ni furniture and fixture. So, makikita siya sa slide 47. So, makikita nyo siya sa under ni asset po. 60,000. And then, ito yung furniture and fixture na napagkasunduan sa adjustment. So, ito ay nasa slide 48. 14,000. So, minus lang, 60,000 minus 46,000 is 14,000. And then, last is yung ating adjustment na gagawin sa capital. So, Leopoldo Capital, before adjustment, saan po ma'am makikita po yung ating... ito pala po ay... makikita din natin sa slide 47. Nasa ano po siya? Liabilities and Owner's Equity, Leopoldo Medina Capital. So, yung 14,100 sa nagmula, ito po yun. So, dapat lang is may parenthesis to. Or, simply, ang gawin natin na operation is subtraction. 314,000 minus 14,100 is 299,900. And then, may napag-usapan daw na, or based kanina sa sinabi na ang capital na i-invest ni Giancarlo Dalangin is kalahati ng, or 50% nung i-invest ni Leopoldo Medina. So, balikan nyo lang din po yung ano na yan, yung statement na yun. Nasa slide 48 din.
And then, 299,900, multiply natin ng 50% or just divide it by 2, makukuha natin si 149,950.